Sa punto ito, makakausap po natin si Major General Restituto Padilla, ang tagapagsalita po ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas. General Padilla, magandang hapon po. Magandang hapon, Susan. At lahat po na nakakaantabay sa ating programa ngayon. Magandang araw po sa inyo lahat. Okay, sir, pakikwento naman sa amin yung huli operasyon ng militar doon sa gusali kung saan nag-last stand ang Mauti ISIS at kung saan sinasabing nakuha yung may 30 hanggang 40 bangkay. Alam niyo po, simula po nung araw na nagkaroon ng deklarasyon ng liberation ng Marawi, ang ating mahal na Pangulo, ayan ay noong 17 October, naglugsan po tayo dito sa natitirang lugar ng kinaroroonan ng mga naiwan pang mga rebelde at terorista ng isang malawakang operasyon upang mapabilis at dahil alam na natin at tukoy na natin ang kanilang kinaroroonan. At ito ay kapilan sa ilang gusali kasama na ng isang moske. At nasa gawa tayo ng isang kung saan marami sa kanila ay natukoy natin at na-identify natin na nagmumulat kung saan sila nagmumulat. Itong operasyon na ito, karamihan ng operasyon na ginanap sa gabi. Nakita natin na naging resulta niyan ay maganda, masusig, pagdalaw sa loob dahil sa ating mga nalamang impormasyon, lalo na yung mga galing na mga hostages na na-rescue natin noong mga unang araw. At inunti-unti natin ito at nangyari nga dyan ay naging matindi ang labanan dahil yan ang kanilang itinaguring last stand at pagmamatigas nila sa ating ginagawang mga operasyon. At itong last stand na ito ay nag-resulta sa matay ng 42 na mga individual. Kasama na dyan ang dalawang asawa ng kasawa ng mga leader nitong grupong ito. Siyang nagbuhat ng armas at lumapat din sa ating pwersa. So, nung nagkaroon na po ng pag-recover at pag-recover sa mga cadaver, nabilang po natin ang 42 sa mga labi noong mga panahon na yan. Mm-hmm. At yun po ay nakakalat sa tatlong gusali. At diba, lahat ay na-recover na. Okay, sir, yung sinasabi mo na-recover na bangkay ng mga 30 hanggang 40, lahat po ba ito ay ISIS? Yes, lahat po yan ay ang mga nagsilaban at nag-resist sa ating pagpasok. At sa katunayan na dahil sa mga matinding labanan na nangyari, tulad na nga nang naiulat nyo kanina, dalawa sa ating mga kasamahan ay nasawi at nadagdagan pa rutin ulit ng isa pang pangatlo. At yung dalawa nga na yun ay sinunog pa at pinagbutan ng ulo. Kaya ganun siguro katindi ang kanilang galit at ganun din naman na katindi at terminado ang ating tropa na makapasok at masugpo na ang lahat ng pwersang sumalubong sa kanila. Okay. Sir, kasama na ba dito sa mga namatay na ito yung bago umunong leader na si Amin Baku? Yung mga foreign terrorists, naniniwala kami na meron dyan sila na nasama na. At yung iba naman ay napatay ng mga sumunod na mga operasyon. So, yan ay aming susuriin ng mabuti ang kanilang mga labi upang ganap na tiyak na sila na nga ito. Okay. Sir, yan yung dalawang bangkay ng sundalong nakuha dyan sa main battle area. May pagkakakilala na po ba sa kanila? I mean, na-identify na po ba sila na na-notify na ang kanilang mga kamag-anak, pamilya? Ginagawa na po yan at nasa proseso na po ng pagpapaabot sa kanilang mga pamilya. At inatendihan na rin po ng ating mga tauhan nang sa ganun ganap po nating may bigay sa kanilang pamilya ng maayos-ayos na kondisyon. Okay. So matapos ay deklarang tapos na yung combat operation sa Marawi, ano na ho yung mga pagtutuunan ng pansin ng puwersa ng ating gobyerno doon? Unang-una, ito pong pagtatapos ng combat operation ay hindi po nahuhulugan na tinatapos na natin lahat ng ating gawain dito sa loob ng Marawi. Ito po ay nangangahulugan na tayo po ay kinakailangan mas maging maagam at mas maging alerto sa mga kapaligiran natin dahil may mga bata pa rin nagsisira. Yan naman po sa loob ng Marawi, ang ating kinakailangan rin ay ngayon, suriin ang mabuti at siguraduhin na libre na ito ng patibok, mga bomba at mga IED na maaring iniwan ng mga kalaban natin dyan itong mga nakaraang linggo at nakaraang
buwan. At pagganap na nating nalibre na ito at nalinis, yan na po ang panahon na kailangan na nating payagan ang ating mga kababayan na meriting-meriting makabalik sa kanilang mga dating tahanan. Ako, magandang balita yan para kung sasabihin natin na makakabalik na ang ating mga kababayan dyan ho sa lungsod ng Marawi. Maraming salamat po, General Padilla. Maraming salamat, Susan. Magandang araw po at mabuhay po kayo. Magandang hapon po sa inyo, si Major General Restituto Padilla. Siya po ang tapagsalita ng sandatahang lakas ng Pilipinas.